So guys, ito yung ginamit kong camera, ay camera, microphone, nabili ko sa Shopee, around 400 to 500, Boya M1, mahaba to, pinarewire ko lang, sobrang haba asin, ito guys, ito yung sobrang wire, galing dito sa Boya M1, diba, sobrang haba, hindi ko alam saan ko ilalagay sa helmet. Helmet natin. Kaya pina-rewire ko, pwede naman. Sobrang sakto na lang siya sa helmet. Isang ikot lang. Kalahating ikot lang pala. So yun, ito na-save ko. Na wire. So hindi na mo problema sa pagpapaikot sa helmet. So ito, nabili ko rin sa Shopee. 50 pesos yata. Papost ko na lang yung description, yung link sa description. Nasa ito, adapter, type C, time of focus, type C yan. Tapos pwede ka mag-charge habang nagre-record ka. Basta tatanggalin yung battery. Nasa ito, ito yung setup niya. Ganito yung setup niya. Itong TRS. TRS yata tawag dito. Nalagay ko siya dito. Tapos, sumunod yung microphone. Ayan. Pabasok ko natin yan. Kasi ito na yung nakasaksak sa SJ8. Type C. Ayan. Kasi okay na siya mag-record. Ganito lang kay kaya. So, pakita ko sa inyo yung diskarte ko na nilagay ko na ito sa helmet. So, ito guys. Ang ginawa ko sa... So, ito yung problema ko nung una. Saan ko ilalagay? So, magbutas ako dito sa likod ng helmet. Ito, sa part, sa batok. Inasok lang talaga siya. Ayan, lagay natin. Ayan. Ayan yung tsura niya. Nandyan siya. So, ang plano ko is lagyan ng duct tape para hindi siya lumabas. And then, itong microphone, nilagay ko dito sa earpiece. Ay, sa may lagayan ng strap. Sa ilalim lang. Kung ano lang yung nasa kasama sa boya, yun lang din yung ginamit ko. Na-testing ko na siya, okay naman siya. Walang ganong wind noise. Walang ganong, wala talaga. Papakita ko yung video sa inyo ng testing. So, sinukso ko lang siya dito. Yan, ganyan lang. Tapos ito. Yung discarte niya mamaya is may ipit siya sa foam, sa foam natin. May ipit siya dito. Kaya hindi ko na siya kinailangan ng mga tapes. Papakita ko sa inyo pa paano ginawa. Kabit natin. So, kabit natin. Foam ng tape. O kung duct tape na blue. Kahit ang duct tape pwede. Ngayon, nakapwesto na yung microphone dito sa may strap. Ilalim ng strap. Phone goods. Pag-break na yung phones. So, ito na yung discarte ng sa wire. Kasi ipit natin dito sa ilalim. Hindi na natin kailangan ng tape. So, papasok lang ito dito. Extract.
Tapos, pwesto muna natin pala ito. Itong wire. Kasi wala rin yung strap. Bago natin ipasok itong strap sa phone. Tapos, saka natin yung pwesto ito. Hindi nyo na kailangan ng tape. Kasi may free lang naman yung wire. So, yan. Sakto yan. Naka-usli lang siya ng ganyan. So, pag nilak mo itong foam, cheap foam, may ipit na yung wire. Kaya, hindi. Yan siya. Yan yung itsura. Malinis din na. Kumbaga, kung gusto mo tanggalin yung mga mic, tapos nakaabang na lang siya dyan, pwede madali mo nang tanggalin. Tapos balik ko yung foam sa ulo. Sa ulo ko pa. Gusto pa ito sa inyo yung quality ng boses pagka nakabit na natin. Isa pa pala, ginawa ko ng paraan, tinabasan ko siya ng daanan ng, kasi pagka nilagay ko siya dito, mababangga niya yung wire na itong microphone. So, ang ginawa ko, nagbawas ako, and ginupit ko lang, para makadaan yung wire dito. Pakita ko sa inyo. Nakabit natin. So, yun guys, yung itsura niya. Pag nakabit. So, parang malinis siya tingnan, di ba? Andyan lang siya. At least magagamit pa rin natin itong chin. Chin guard ba tawag dito? Hindi ko alam yung tawag eh. So, yun. Ganyan yung itsura niya kapag walang camera. So, pag hindi ko siya gagamitin, pwede ko siyang tanggalin. Tatanggalin mo lang siya dito. Kasi madali lang naman. Pwede mo tanggalin ng ganyan para hindi istorbo sa pagdadrive. So, pakita ko sa inyo pag nakabit yung camera. Ano itsura niya. So, ito na guys. Yung itsura niya. Malinis tingnan. At walang maraming wiring na naka balandra. Ganyan lang. Sumilip lang yung wire para sumuksok dun sa SJ8 Pro. And hindi sumikip yung helmet natin. Kasi hindi naman nagpulupot yung mga wiring sa loob. Umikot lang yung wiring dito. Sa may, dito lang. So, papunta lang dito yung nilagay natin yung boya. Yung pinaka-option ng boya kung smartphone or camera yung gagamitin. Yung bilog. Umikot lang siya dito. Tapos naipit din dito yung mic. Yun lang. At hindi na siya nagpaikot-ikot dyan sa helmet. Kasi istorbo lang yun sa driving. Lalo na pag masikip yung helmet. Dahil sa puro wire na nararamdaman mo sa batok o sa ulo mo. So yun. Ito na yung naisip kong pinakamalinis at quality maliban sa SJ8 Pro external mic. So yan, pakita ko sa inyo yung quality nung kung may wind noise ba or wala. Pag high speed tsaka close visor tsaka open visor. So yan. Siya nga pala, nagsasalita ako ngayon nung nakabukas yung visor. Para ma-check natin yung quality. Kung nakakasagap siya sa open na visor. Tapos yung wind noise. Titingnan din natin yung wind noise. Pero base sa testing ko kagabi, okay naman. Tapos yun, sarado natin yung visor. Tingnan natin kung may pinagkaiba.
So ito, nakaka-close yung visor natin. Mas kulob yung boses. Kaya alam ko mas maganda yung quality na ito. Okay, so sobrang hangin. Tingnan natin kung open visor to ah. Naka-open yung visor ko. Check natin kung sobrang hangin sa mamaya. Ito, sasara ko yung visor. O, di ba hindi na mahangin?